Magandang araw po sa inyong lahat. May chichikin po akong fuel gauge na hindi po siya gumagana. Tara po, samahan niyo ako. Ito nga pala po yung fuel gauge na sinasabi ko. Ito po yung nag-measure na kung gaano po dami yung inilagay niyong fuel, diesel man o gasoline. Ito po, once na naka-ignition po, dapat malalaman nyo po kung gaano karami yung fuel nyo. Kung 1/2 ba, 1/4, or a full tank ba. Nandito po natin nalalaman. So kung ini-ignition po natin, dapat makikita po natin yung level ng fuel na nakalagay po sa fuel tank. Try po natin. Ignisyonon ko po. So, napagmasdan po natin na pumalo lang po siya ng full, patas bumalik po siya ng zero. Pero wala po siyang reading kung gaano po siya karami. So, ito po yung hahanapin natin po yung problema nito. So, lagi ko pong sinasabi, kapag may mga diagnosis po na katulad nito, huwag po muna tayong pupunta sa mga pangmalaliman na pagto-troubleshoot. Mag-uumpisa po muna tayo sa mga POCs or sa cleaning po. Ngayon, pag hindi po nakayanan ng cleaning o kaya sa mga fuse, doon na po tayo mag-start ng pag-check ng unit doon po sa tanke, sa fuel sending unit o kaya sa mga wirings. Ganun po ang starting ng proseso ng pagdadiagnose. So ngayon po, ang gagawin ko po, makikleaning po muna ng mga terminals. At pag natapos na po yun, kung wala pa rin resulta, pupunta po tayo sa wirings o kaya doon po sa fuel sending unit kung saan po yun ang nagdidetect po ng level ng fuel sa tanke. At upisan ko po ang pagkililinis ng mga terminals. Ito na po yung meter gauge na assembly. Nilinis ko po ng contact cleaner po mga terminals. Lahat po to nilinis ko, binugahan ng hangin. Ito po. Ito. Lahat po to. Ito. Saka ito. Ginamitan ko po ng contact cleaner po. Para matanggal po yung mga dumi-dumi po sa mga terminals na yan. Ganun po ang ginawa ko. At saka binugahan ko po ng hangin para mawala po yung mga alikabok. Liban po dito, ito rin po. Nilinis ko rin po itong mga terminal sa loob. Binugahan ko ng hangin at saka inisprehan din po ng contact cleaner. Ito po. Malinis na po sila. Lahat po ng mga sakit sa nakakonek sa meter. So, hindi po lahat kasi ng problema ay nanggaling sa mismo sa unit, doon sa mga wiring, sa sending unit. Nangyayari din po kasi dito sa mga terminals na to na nagkakaroon po ng dumi. At ito po, itatry po natin ulit, ipipix ko po para malaman kung okay na po o hindi.
Gusto kasi ng may-ari po na malalaman yung bawat biyahe po ng sasakyan niya ng dump truck, kung gaano po karami yung diesel na kinukonsume niya papunta sa lugar na pinupuntahan. At ito na rin po yung mga Diyos po. Okay naman po na check po siya. Wala naman po natin problema. So, ang pagdadiagnose po talagang kailangan may konting panahon po, konting days. Kasi kung mainipin po yung gumagawa nito, talagang susuko po. Mag-a-analyze, ganun po ang gagawin. So, ignitionon po natin ulit kung anong mangyayari. Ganun pa rin po, wala pa rin na reading. So, haanap po tayo ng ibang option na naman. Kung bakit ganun. Dapat mayroon po siyang reading po at least 1/4 o kung 1/8. Papalo po dapat yung level kung anong fuel, kasi may fuel po nakalagay doon. Hindi pwede pong papalo lang siya. Dapat may reading po siya. Kunting test lang po tayo. Ang problema po nandyan lang yan, pero kunting tiyagaan lang po, kunting analyze step by step. Ganun po ang paghahanap ng pagtotroubleshoot po ng electrical system. So, hahanap po tayo ng ibang ulit kung saan tayo dito po. Nag-spray na naman po ako dito sa sending unit sa akin. Saan po yung dito po nakalagay sa may fuel tank. Dito po, pag nagkaroon ng problema, may dumi din po. Mawalan po ng connection po. Contact. So, in-spray ako ng ganito. Contacting. So, isa rin po itong nangyayaring dahilan. Try po tayo nito. Hindi po. Iaano ko na po yung sinking unit. Papapasin ko po yan para malaman kung sira ba yan. Inuuna ko lang po muna yung topic cleaning. Ito po. Mula nung lininis ko po yung fuel sinking unit terminal doon sa may tanki. Itatry po natin ulit kung gagana po siya. Tingnan po natin to. Ayan po. Ayan po yung tamang reading niya. Ibig sabihin po, okay na po yung problema. Nakuha lang po natin sa cleaning ng contact cleaner doon sa may fuel sending unit socket terminal. So, ganun po ang pagdadiagnose ng mga electrical system. Yagaan po. Analyze. Ganyan po ang gagawin natin. Analyze at tiyagaan lang po. Parang palaisipan din kasi po ang electrical diagnosis. So, makikita na po ng driver nito at saka yung malalaman na po kung gaano karami ang magiging fuel consumption ng tatakbuhan niya. So, ganyan po ang kahalagaan ng meter na to. Ganyan po malalaman yung consumo ng fuel na gagamit at saka kung gaano po karami ang inilagay. So,
sana po may kaunting natutunan po kayo sa pagdadayot ng mga electrical system na ito. Medyo jagaan lang po. Sana po lagi po kayong manonood. Magsusubaybay sa mayroon po kayong mapupulot na kaunting kaalaman dito sa electrical system po na lalong-lalong po kung mayroon po kayong sasakyan. Maraming salamat po. Sana please like, subscribe na lang po na get notification bell para sa susunod na mga video po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.